Maybank PLDT Bills Payment. How to pay your PLDT bills using Maybank Online Account. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, magbabayad tayo ng bills gamit yung Maybank na mobile app. Na-open ko na yung mobile app dito sa phone ko and then from here, pwede ko nang itap yung pay. By the way, sa pagkakaroon ng Maybank mobile app or pag-register sa Maybank mobile app, pwede kang mag-create ng account online, either yung EasySave Plus or yung iSave dito sa mobile app mismo ng Maybank. Sa EasySave Plus, gumawa kami ng step-by-step tutorial guide kung paano mag-create ng account gamit lang yung GCash mobile app mo. Sa iSave naman, dito sa app, pwede siyang gawin online din. So, balik tayo dito. Sa pagbayad ng bills, kailangan mo nang mag-log in or i-enter yung password. So, i-enter ko lang. Tap ko yung proceed. And then, tap ko tong pay bills. Tap ko lang tong account ko. Dito kasi magagaling yung pambayad online. And then, tap ko lang tong new payee. Kung mapapansin nyo pala, dito sa bandang baba, merong bill ng Meralco. Nakapagbayad na kasi ako dito in the past and nilagay ko rin siya sa favorites ko. So, balik tayo. Tap ko tong plus. And then, i-search ko lang yung PLDT. Ito siya. Tap ko lang yan. And i-enter ko lang dito yung account reference number or account number. Nakikita natin siya sa bill natin sa PLDT. And i-enter ko rin dito yung subscriber name or kung kanino nakapangalan yung bill. Enter ko lang. Nakompleto ko na lahat ng information. Tap ko yung continue. And i-enter ko lang yung amount na gusto kong ibayad. Dahil testing lang naman to or for tutorial purposes, ang ibabayad ko is yung 10 pesos lang muna. Pero sa inyo, kung magkano talaga yung amount na nakikita ninyo sa bill, yun yung ilagay nyo dito. Tap ko yung OK. And para sa set recurring, hayaan ko lang siya na no. Pero pwede nyo itong gawing yes para monthly pwede magbayad online. Pero sa akin, no. And then tap ko yung proceed. And i-review lahat ng information, making sure na tama yung nalagay nating account reference number and also yung subscriber name. Tama naman lahat. Tap ko itong confirm. And hintayin natin yung TAC or Transaction Authorization Code na ma-receive natin sa phone. Normally, ang tawag dito OTP pero dito sa Maybank, it's TAC. So, ito yung code. So, enter ko lang dito. And then tap OK. As soon as i-enter yung authorization code, magiging payment successful na and merong reference number dito. Pwede kong i-share yung receipt sa iba, like ito. And then share ko lang. Pwede ko na siyang isend sa Messenger or sa iba pang messaging account online. And may ma-receive din kayong text or confirmation about this transaction. And kung may question kayo kung gaano katagal mag-reflect yung payment, nagre-reflect naman siya ng 1 to 5 business days. Yun yung sa experience ko. Pero sa inyo, kung natatagalan yung pag-reflect, hindi siya nagpo-post ng maayos dun sa biller, pwede kayong mag-reach out or mag-report sa Maybank para ma-check or ma-investigate yung issue. Pero again, sa side ko, sa experience ko in the past, hindi pa naman nagkakaroon ng kahit anong issue sa pagbayad ng bills online. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And kung meron kayong question about sa Maybank or tingin nyo pwede namin siyang i-share yung mga topics online, please let us know by providing a comment below. And this is InvestLibrary. See you sa mga next videos. Bye-bye!